pinigilan mo na yan tatay mo. Siya ang dahilan kung bakit naghihirap tayo ng ganito. Dito na po si Papa. Walang hira ka, hayop ka! Pinabayaan mo kami ng anak mo! Sorry, love. Hindi naman po ako nagagalit sa inyo, babe. Kalamahan ko po kayo. Ikaw na muna bahala dito, ha? May sunog sa amin, eh. Wala na akong alam na ibang matitirhan. Hindi ko na alam kung saan tayo lilipat. Ako ang gagawa ng paraan. Kaya natin to. Nakita ko si Lourdes. Kasama niya yung anak ko, si Kristine. Gusto ko lang sana makausap ang anak ko. Nabigla lang ako nila nung kinawag kita, tatay. Pero matagal na nagbagong pagtingin ko sa'yo. Mula nung iniwanan mo kami, itinuri kitang patay na! Hindi ako nakabalik sa inyo dahil na-aksidente ako. Siyempre lahat, sasabihin mo para malusutin mo ito. Akala ko dati, sagad na yung pagka-disappoint ko sa'yo. Nung nalaman ko pa kung anong klaseng tao ka talaga, mga devil. Si Leslie, kumain ko ba? No. Madaming nakain yan. Ayan, tulog na. Nga pala, huwag ka muna magtrabaho bukas. Samahan mo muna yung kapatid mo. Samahan mo muna si Leslie. Aayos kayo, Nay? Raraket o mangungutang. Dahil gusto ko na kayong makialis dito. Bago pa bumalik dito yung magaling mong ama. Nay, huwag niyo siyang isipin. Lalong sasama lang loob niyo. Tama si Kristine. I didn't look hard enough for them. Masyado tayo na busy sa negosyo. Hindi natin na malayan. Taon na ang lumipas. Are you saying it's not worth it? Ronaldo, pinaghirapan natin to. We have to make our sacrifices. Madaling sabihin pero mahirap gawin. Lalo na kapag may remembrance kang ganito. Ayoko nang bigyan ng pagkakataon ng ama mo na bumalik dito. Ayoko na ng magulong buhay, Kristine. Yeah, what I'm saying is, masakit pala mahusigahan ang sariling anak. Lalo na kung tama siya. Na-aksidente ako. Hindi ako nakabalik sa inyo dahil na-aksidente ako. Leslie? Nay? Nay, si Leslie! Tulong! Tulungan niyo kami! Tulungan niyo kami, yung nanay ko nanginginig. Leslie! Pasensya ka na, anak. Nadagdagan pa ang problema natin. Gastos na naman to. Nay, hindi mo naman ginusto ma-food poisoning. Huwag na kayo mag-alala. Ako na po bahala. Buti na lang malakas ako sa ospital na to. Mahinga ka na. Hindi ka pinabali ni Doc. Pero yung professional fee, di mo na daw babayaran. Gamot na lang daw. Ako ah, napakakuripot ng amo mo. Christine. Tay? Excuse me lang. Excuse me. Just give me 5 minutes. Pakinggan mo na ako. Pag galit ka pa sa akin pagkatapos nun, hindi na kita guguluhin pa. Just give me 5 minutes. Please. Kamusta nanay mo? Makaubos ng 5 minutes mo. Explain ko. Christine. I'm sorry. I'm really
really, really sorry, anak. Kahapon pa ako nagpapalusot. Pero ang totoo, anak, nagkamali ako. Pero hinahanap ko kayo. Pero nung hindi ko kaagad kayo nahanap, sinabi ko sa sarili ko na mas mabuti na yun, ha? Tumahimik na ang buhay ninyo. But who was I fooling? Certainly not my daughter who hates me. Wala akong excuse. I was a bad father. Pero gusto kong baguhin ito. Christine, please give me a chance. Kaya mo makabawi ako sa lahat ng mga pagkukulang ko sa inyo. Sa lahat ng mga kasalanan ko sa inyo. Anak, huwag mo na muna akong patayin sa puso mo. Please. Bababaan na namin yung ano dito ba? Yes, okay na po. Okay na po. Talaga? Naku, mabuti na lang marami kang kakilala. Kung hindi, mababaon tayo sa utang nito. Magsuotin na ang taas? Sige po. Magkadali. Huwag kang mag-alala na sa ospital. Eh, may scholarship na ako. Tapos may allowance pa. Tapos si Doc, nirekomenda ako. Eh, kasi sinabi ko sa akin na hirap-hirap tayo eh. Talaga, anak, alam mo, dasal ako ng dasal na sana bigyan tayo ng milagro. Kaya, hindi natin kailangan ng kahit sino. Kahit yung tatay mo. Kaya natin to, anak. Ay, sobra naman po ito. Parang pinag-serve niyo po yung restaurant. Para makapag-usap tayo ng maigi, anak. Kamusta na nga pala ang nanay mo at si... Leslie. Anak po ni Tita Elena. Pero wala na po siya. Doon kami tumuloy nung pinalayas kami ni... I'm really sorry for what happened. Kung nandun lang ako, hindi ko hayaang mangyari yun. Pero if tapos na yun, wala na akong ibang magagawa kundi umawi. Anak ko. Kakabigay lang po nyo ng allowance ko. Bili ka ng bagong makina ng nanay mo. Yung makinang nasunog. Tay, pasensya na pero... Medyo nagigilty po kay nanay na nagsisinungaling ako sa kanya eh. Ano kung sasabihin mo ito? Paano kung hindi niya tayo payagan? Ngayon pala natin uli nakikilala ang isa't isa. And I'm grateful na we have a chance like this. Ayokong mawala ito, anak. Ako din po. Huwag po kayo mag-alala. Mag-aaral po kami maigi. Kapag naging plastic surgeon ako, ako mismo magtatanggal ng pekla ni nanay para mapatawad niyo kayo. Thank you.
Pastos ka! Pastos ka! Hoy, Miss Pinto, inaano? Hindi mo ako inaano? Inipuan mo ako, ano? Sinumipo sa puwet ko siya? Ako? Oh. Hindi ako yun. Ano, hindi ikaw yun? Tumahimik ka nga. Pag hindi ka tumahimik, ireklamo ka ng pahampas mo sa akin. Ah, gusto mo ako ireklamo? Gusto mo, samahan pa kita. Kita mo yung CCTV na yun. Halika. Ay. Samahan kita. Ayaw ano, kayo? Ha? Klamo ka pa dyan, ha? Galing mo, ate. Winner ka sa tapang, ha? Susunduin mo na ba si Joyce? Siyempre, kailangan mabango ako. Puputa ko lang dito? Pwede. Excuse me po, ma'am. May customer pong nagre-reklamo. Gusto po kayong makausap. Excuse me, sir. Gusto niyo raw ako makausap? Akala ko pa service dito with a smile. Eh, pasensya na ho, sir. May nambastos kanina sa manager, kaya yun. May nambastos sa'yo? Andito pa ba yan? Paka ko yan! Relax ka lang. Asan na? Wala na. Kanina pa yun. Tinuruan ka na lang leksyon. Ako nang bahala to. Very good! Ay, talagang girlfriend ko. Ginawa mo ba yung... Hindi nga eh. Nagawa yung turo mo eh. Sayang. Sayang. Maklase ka talaga, no? Kaya ayaw ko ginagalit ka eh. Ah! Dahil dyan. Happy anniversary! Happy anniversary! Nakakaya naman. Nakakaya? Grabe naman. Nakakaya. Ma'am, sir! Announcement, ha? Anniversary namin! Ingay mo. Pasensya na ho. Medyo may ano to eh. Order po ulit kayo. Bayaran nyo. Salamat. Happy anniversary, ma'am. Happy anniversary. Damihan mo, ha? Meron na ako, may ketchup na. Yan na. Madam, ito na po. Yay! Ang meron, tuntong! Oh, ito. Wow! Sarap? Ang sarap! Patingin nga. Wap-wap. Ngayon gumawa nito, ha? Normal. Yung weird mo, no? Hindi ko naman pala gusto mo yan. Dahil ito yun mo, nakikita mo ba yun, yung restaurant na yun? Pag dinala kita doon, tapos burger ang i-order ko sa'yo, kanya mo pa rin kakainin yan? Yung may french fries? Oo. Bakit? Kakahiya mo ako. Matanong lang. Kakahiya mo ako eh. Matanong lang ako eh. Dahil, pasensya ka na sa gift ko ha. Okay lang yun. Nakakahiya. Puro ganyan lang regalo ko sa'yo. Anniversary pa man din natin. Eh, alam mo naman, bilang ni Mama yung sahod ko. Eh, ang hirap na makipagtalo, di ba? Basta gawa mo, gustong-gusto ko na yan. Well, magsama na kasi tayo. Hindi na kayo nagkatalo ng nanay mo. Malakas naman yung taril. Kaya... nakikita ko. Kaya na kita buhayin. Walang bahala sa'yo. Pag-usapan na natin to, di ba? Eh, hindi ko naman maiiwan yung pamilya ko. Responsibilidad ko sa lahat. Ako lang inaasahan nila. Alam mo naman yun, di ba? Eh,
Kaya nga ito, ginagawa ko ng lahat para maayos na yung interview ko dun sa Castillo Realty. Gagawin ko talaga yung lahat para hindi HR yung makaharap ko. Kailangan si Ronaldo Castillo mismo. Para pag mangyari yun... Dahil si Ronaldo Castillo ang magbibigay ng break sa mga designers at contractors katulad mo kapag na-impress niyo siya. Yun ba yung gusto mo sabihin? Oo, memorize mo na. Bakit paulit-ulit ba ako? Pero sigurado naman ako na ma-impress ko siya. Sigurado ako. Pag nangyari yun, magkakaroon ako ng break. At pag nagkaroon na ng break, alam mo na, maayos na yung pamilya namin. Tapos, masisimulan na natin yung sarili na ating pamilya. Sana nga. Sana. Talaga naman. At inuna mo pa talaga ang pakikipaglandian, ha, Joyce? Pag-asya na. Ano ka ba naman? Di ba sinabi ko sa'yo, kailangan ko ng pera? Wala na tayong ulam. Ayaw na rin magpautang ni Aling Tetay hanggang di tayo nakakabayad. Ano ka ba naman, Joyce? Huwag naman po sigawan si Joyce. Ito, binalan niya kayo ng pagkain, oh. Nangingialam? Ha? Sali ka? Ang yabang talaga nito. Ma. Alam mo, kaya ayaw na ayaw ko yan dyan sa mukong na yan eh. Paano mula nang naging kayo? Naku, ayan, pasaway ka na rin. Ma, tama na. Bakit? Eh, hindi ba totoo naman? Grabe. Siguro kung ano-anong tinuturo sa'yo ng mukong na yan, kaya ganyan ka. Aling Imelda, grabe naman kayo. Eh, tinuturoan ko yung anak niyo. Huwag magpapakawawa kahit kanino. Lahat ginagawa niya para sa inyo. Tapos kung gaganoon ninyo, magalit naman kayo. Parang... Tama na. Tama na. Ma, kikialam pa eh. Oh, ito... Alam mo kung sino, alam mo may binatbat eh. Ma, pasensya na. Ito, kasalanan ko. Ito, baka gutom na sila, Papa. Oh, ano ngayon? Akala mo kakampihan ka ng anak ko? Nek-nek mo! Akala mo kung sino, wala namang sinabi. Papalamon mo sa anak ko. Tinig mo yun? Hindi mo ba sinabi niya? Noel, ano ba sinabi ko sa'yo? Di ba huwag mong sasagutin si Mama ng ganon? Kahit ano sabihin niya, nanay ko pa rin yan. Sorry na. Ayoko naman kasi binapastos ka ng ganun eh. Sinasaktan ka niya, oh. Okay lang ako. Mahal, alam ko pamilya mo sila. Ano? Alika na! Pumasok ka na dito! Aakit na po ako! Sige, ma, papasok na ako. Ano yung sinasabi ko? Ano yung sinasabi ko? Alam ko pamilya mo yan eh. Ayoko kailangan pa ganyan. Oh, hindi na. Ma, sinasabi naman. Smile. Yan. Mas gwapo ka pag nakangiti ka. Sige na. Perfect timing. To the most outstanding businessman of the year. Hindi ka ba talaga sasama sa awarding? No. Meron din akong ibang schedule sa foundation and I can't get out of it. Alam mo naman, kailangan ko rin mag-build ng image. Katulad ng ginagawa mo kapag nag-grant ka ng mga contracts sa mga baguhan sa realty. Joyce. Hiwalay mo na lang yung nobyo mo. Ako maghahanap na lalaki para sa'yo. Yung mayaman. Hindi yung mekaniko. Ano mapapala mo sa mekaniko? Ma, mahal ko po si Noel. Mahal, mahal. Alam mo, ganyan din ako dati. Puro pagmamahal, pagmamahal. Kaya yan, nagpakasal ako sa tatay mo. Akala ko kasi, kung medyo mas matanda sa'yo, baka sakali mas may diskarte sa buhay. Ay, kung sa bagay, nagsaudi naman. Kaya lang, ayun, umuwi. Binaon tayo sa utang. Melda,
Tama na yan, kumakain tayo. Joyce, anak. Ikaw na lang ang pag-asa ko sa buhay. Bakit hindi mo gawin yung sinasabi ko sa'yo, yung pagkikiyagib sa Canada? Doon sa pumari ko sa agency niya, matutulungan ka nun. Hindi yung pa-interior designer ka, tapos ano? Manager ka ng fast food? Makapala mo doon! Ma, mag-working student naman po ako at nag-aantay lang ako ng tamang opportunity. Hindi ko lang naman to ginagawa para sa image eh. Gusto ko lang makatulong. Alam mo naman, galing din ako sa wala until I got my own break. Come on, Ronaldo. You don't have to pretend with me. Akala mo ba hindi nakakarating sa akin? Na kahit na aangangay tsura, basta nakapalda, pagbibigyan mo pa rin. I know the kind of charity you give them. Come on. Naniniwala ka sa chismis. I have a beautiful, intelligent, powerful wife. Come on. Pagpapalit ba naman kita sa iba? No. Pulero ka talaga kahit kailan. Papauto naman ako sa'yo. Ano yung sa Castillo na naman? Yung ano ba yun? Realty-realty na yun? Suntok sa buwan yun, Joyce. Maniwala ka sa akin. Ang taga-tagal mo nang naghihintay doon, hindi ba? Alam mo ngayon, sa panahon ngayon, dapat practical ka kung ano yung meron yung nasusunggapan mo. Ay, ako. Walang binatbat yung realty-realty na yan. Wala kang pupuntahan dyan. Maniwala ka sa akin. Yan ang hirap dito sa pamilyang to eh. Oh. Parang ako lang ang gustong umasenso. Ako lang ang nag-iisip. Ay, muna. Ay, ako, tumigil kayo. Ang hirap ko pausap. Zelda! Ewan ko sa inyo. Sandali. Ayusin ko lang ito. Zelda! Alam mo, ate. Kaya mo lang yun si Mama. Pag ako nga, pasok dito. Tapos labas din dito. Jason, huwag ka ganyan. Nangangaral lang si Mama. Sige. Sabi mo eh. Nga pala. Ate. Pwede ba akong makingin ng 100? May project kasi ako eh. Kailangan ng computer. Project? Sigurado ka, ha? Oo. Oh. Salamat, ate. Okay, Patricia, ang brave mo naman. Hindi ka natakot? Parang mas natakot pa nga yata si Daddy. Oh, next time, mag-iingat ka na ha, para hindi ka nasasaktan. Okay, salamat. Tapos na. Thank you po, Doc Pretty. Walang anuman. Sige po, may iwan ko ng nurse sa inyo ha. Babalik na lang ako mamaya. Ikaw na bahala dito. Pasensya po, Tay. Tinetext ko lang si Nay. Sinabi ko sa kanya na kakain muna ako bago umuwi. Sigurado. Proud ang nanay mo ngayon sa'yo. Ako din. Super proud sa'yo dahil doktor na anak ko. Tay. Ako, Tay. Okay na po ako sa cellphone ko. At saka, baka makahalata po si nanay. Sige na, please. Pagbigyan mo na ako. Please. Pagbigyan mo na ako. At saka, kailangan mo yan para i-record mo yung speech ko. On Friday, I'm receiving an award. Pero tayo, paano si... Alejandra? Ah, she's not coming. Meron siyang prior commitment. Saka si Lawrence naman, hindi na siguro kami magkakasundo ng batang yon. Please, this might sound corny. I need someone to be there. Someone from the family, from my family. Sige po. Punta po ako doon. Good.
makikisiksik na lang ako dun sa mga nagkakagulo para sa'yo. Kung ako ang tatanungin, nasa stage ka rin kasama ko. Sige na, kain na. Joyce, kaya mo to. Ito na yon, laban. Ano ba sabihin ko? Mr. Castillo, I'm such a fan po. Huwag ang arte, dapat natural lang. Mr. Castillo, alam niyo po, pangarap ko po talagang makapagtrabaho sa kumpanya niyo. Sana mabigyan niyo po ako ng pagkakal. Po. Ako po yung 4 PM niya. Excuse me. Is that your portfolio? Yes, ma'am. I know your type, miss. Rodriguez po. Hindi ko tinatanong ang apelyido mo. I was simply addressing you. Maraming kabataan ang talagang ambisyosa. But sad to say, wala naman laman ang utak. Sorry. If you think na pwede mong padaanin sa pa-cute ang interview mo sa aming mag-asawa, I'm telling you right now, miss, you can't impress me. Sorry. Miss Legana. Yung applicant dumating na. 4 o'clock na. Nag-cancel po. Hindi na raw po makakarating. Oh, I see. Okay. Mom wanted to surprise you and, guess who? Ibay ko yung kausap ng asawa ko kanina. How do you know my husband? Bakit hindi ka makasagot? Is there a problem, dear? Kahit umakit ako dun sa stage, basta makausap ko si Ronaldo Castillo, gagawin ko. Mr. Castillo! Miss! Naalala mo ba si Aling Cora, yung kumari ko? Gandang balita. Pwede kanyang paalisin, papunta ng Canada. Hindi ho, kasi ako pwede. Bakit ayaw mo? Miss ako.